We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga dapat tutukan sa Balitang Southern Tagalog. Ilang motorista pumila na sa mga gasolinahan kagabi bago paabutan ng taas presyo sa langis ngayong araw. SIM Card Registration Act, pirmado na ng Pangulo. Bentahan ng iba't ibang Halloween costumes nagsimula na sa ilang lugar sa Batangas. At nakakatakam na tulisilog ng Tanawan City, Batangas ating tikman. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Ilang motorista pumila na sa mga gasolinahan kagabi bago paabutan ng taas presyo sa langis ngayong araw. Samantala, ilang tsuper dismayado sa ipinatupad na big time oil price hike. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, matapos nga yung 5 weeks na sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, kaninang umaga ay ipinatupad na yung big-time oil price hike at Ivy, umabot sa mahigit 6 piso yung nadagdag sa presyo ng diesel. Punuan ng sasakyan ng mga gasolinahan sa Batangas City kagabi kasunod ng anunsyo ng mga kumpanya ng langis na big time oil price hike kinabukasan, October 11. Para araw-araw ng bukas, medyo makakatibid-tibid kami. Makaka-stress ka, pero minsan nga, kailangan kasi, kasi pagtitibid mo, kailangan mo sasakyan, may tipang gasolina. Full tank, tataas bukas eh. Para makatipid, tataas eh. Bali, 6 hour ang start ng umaga. Marami na talaga nagpapagana. Madami na. Pultang sir, pultang. Bakit daw? Bakit? Sabi nila, magtatas daw. Ayon sa Department of Energy, mahigit 6 piso ang dagdag singil sa diesel, mahigit 3 piso sa kerosene, at mahigit piso naman sa gasolina. Kanina, ipinatupad na ang taas singil sa produktong petrolyo. Dismayado dito ang mga tricycle drivers sa Batangas. Tapos na kasi ang 5 linggong sunod-sunod na rollback. Nababahala po rin. At siyempre, pawas na naman po sa kita. Pero wala naman po magagawa. Taas baba na naman lagi eh. Oh, malaki naman po. Malaki epekto. Dismayado rin ang mga jeepney drivers. Lalo't hindi pa nararamdaman ang taas singil sa pamasahe. Naluluko na. Dahil ibababa ng piso, itataas ng 6. Di kayo kawaway ang mamamayan. Wala na kikita ipagang kami. Halimbawa, 2,000 kukurodo mo, wala na matitara sa amin. Dahil naman sa panibagong oil price hike, pinag-iisipan ng samahan ng bus drivers sa bansa na humirit muli sa LTFRB ng taas singil sa pamasahe. Motion for reconsideration, kung maaaring mabigyan pa kami ng dagdag doon sa pamasahe na naibigay nila. Pagtanggal sa buwis sa langis, ang panawagan ng samahan ng jeepney drivers. Malaking bagay kung ito yung pangunahing itutulak natin sapagkat magiging dulot nito yung pagbabanga ng mga pangunahing mga serbisyo at bilil. Hindi naman tiyak ng Department of Energy kung magkakaroon muli ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, bagay na inaasahan ng tsuper ng pampublikong transportasyon. Ivy, ayon pa sa ilang mga tsuper na nakausap natin kanina, dagdag pa sakit sa kanila tong oil price, itong big time oil price hike dahil hanggang ngayon daw hindi pa sila nakakasingil doon sa dagdag singil sa pamasahe dahil wala pa silang
tarifa hanggang sa ngayon. Kaya naman umaasa sila na sana daw mag-rollback na sa mga susunod na linggo. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. PNP Calabarzon, iniutos ang paghihigpit ng seguridad sa himpilan ng pulisya kasunod ng nangyaring pang-hostage sa Camp Crame. Ugnayan ng pulisya sa mga nakadetain sa mga himpilan, paiigtingin. Nagbabalik sa report si Andrew Bernardo. Ikinagulat ng marami ang pang-hostage ng mga umano'y miyembro ng Abu Sayyaf kay ex-Senator Leyla De Lima sa custodial facility ng Camp Crame mag-aalas 7 ng umaga noong Linggo sa pahayag na inilabas ng dating senador. Sinabi nitong nagdadasal siya ng rosaryo noong mga oras na yon nang may biglang pumasok na inmate sa kanyang kwarto at bigla siyang tinutukan ng matalas na bagay sa dibdib. Nakipag-negosyasyon pa ang lalaki sa mga pulis pero napatay din kasama ang dalawang iba pa. Pinuri ng marami ang kapulisan sa naging mabilis na aksyon pero binatikos din lalo at umiiral sa lugar ang maximum security. Dahil sa pangyayari, ipinag-utos ni Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., Regional Director ng PNP Calabarzon, ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga istasyon ng pulis lalo sa mga kulungan sa rehiyon. Ang hepe ng pulis sa Lemery, Batangas, sinabing matagal na umanong ipinaayos ang kulungan sa istasyon. Nung nakita natin na pwedeng abutin ng PUPC yung lalagyan ng padlock, pinagawan ko ng yung plain yero, pina-weldingan ko. So ibig sabihin, hindi na maaabot ho ngayon. Just in case na mayroong may kapabayaan ng custodial officer natin, halimbawa ang susi nakakuha o may duplicate, hindi nila maabot. Pero bukod naman sa seguridad, mas pinagtutuunang pansin nito ang magandang relasyon sa mga inmate. Ganon din ang ugnayan sa mga pastor na nagtuturo araw-araw sa mga preso ng salita ng Diyos. Dapat ang kapulisan natin, parehas ang tingin, nakakulong man yan o hindi, kasi tao rin po yan. Ibig sabihin, may damdamin din. So lalo't igit sila ay nasa loob. Naglalaro ang isip niyan, kumbaga nag-iisip niya, paano kaya tumakas dito. So, mawawala yun dahil nakakarinig sila ng word of the day. Ibig sabihin, galing salita ng Panginoon. Binibigyang atensyon din umano ang magandang relasyon sa bawat istasyon para maiwasan ang masamang pangyayari. Meron kami tinatawag na PICE, ibig sabihin yung nagpupulong kami. So, nalalaman yung problema, maging personal na problema. Meron tayong tinatawag na service-oriented, family-based, God-center. Malabong mahihiwalay ka sa organization, ibig sabihin, fully guided ka. Samantala, iniutos din ng Mimaropa PNP ang mahigpit na pagbabantay sa kanilang kulungan para maiwasang maulit ang parehong insidente. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Suspect sa panluloob sa isang paaralan sa Lipa City, Batangas, arestado. Ilang ninakaw na gamit na recover sa suspect. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Timbog ang 23 anyos na lalaking ito matapos magnakaw ng tatlong laptop sa principal's office sa San Adriano Elementary School, Lipa City. Kinilala ang suspect na si Jonel Bacolando, tubong Lucena City at ngayon ay naninirahan sa Barangay Sabang, Lipa City. Naaresto ang suspect matapos nitong dalhin ang tatlong ninakaw na laptop sa isang computer and cellphone repair shop sa palengke ng lungsod para ipareformat. Ayon sa Lipa City Police, napansin raw umano ng may-ari ng shop na posibleng nakaw ang mga naturang laptop kaya kaagad na nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Agad kami pumunta doon at doon nakuli namin ng suspect. Kasalukuyan silang nagtatalag, hinahabol niya ng saksak yung ating may-ari ng cellphone shop na yan. Then after that, we pat it down, hinuli natin. During the search of the bag, meron tayong nakuhang vape juice, and a brick of marijuana. Sa ngayon, na-turn over na ang mga ninakaw na laptop sa mga guro ng paaralan. Tumanggi nang humarap sa kamera ang suspect. Nagawa lang daw niya ito dahil sa kakapusan sa pera at pagpapagamot sa kanyang may sakit na anak. Nahaharap ang suspect sa kasong robbery, attempted homicide at paglabag sa RA 9165. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng ninakawang paaralan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. SIM Card Registration Act, pirmado na ni PBBM.
Panukalang batas, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Batanggenyo. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, pabor yung ilang Batanggenyo sa SIM Registration Act dahil ang paniwala nila makakatulong itong batas para masawata na yung nasa likod ng nagpapadala ng spam message. Pero nangangamba naman yung ilan tungkol naman doon sa tinatawag na data privacy. October 10, araw ng Lunes, pumirma ng kanyang kauna-unahang ipinasang batas si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Sa ilalim nito, kailangan ng irehistro ng subscriber ang kanyang numero. Ayon sa Pangulo, ang batas ay makakatulong para matigil ang paggamit ng mobile phone sa krimen at mga text scam. With the signing of this law, we set the important tone that it is our national policy to ensure that technology shall only be used to improve our people's lives. Sa ilalim nito, ang lahat ng ibebentang SIM ng mga ahente o reseller ay naka-deactivate pa. Magagamit lang daw ito kapag nairehistro na sa website ng telecommunications company. Para makapag-register, kailangang ibigay ang buong pangalan, birthday, address at gender. Required din ang pagbibigay ng kopya ng government-issued ID na may picture. Matapos nito, kailangan magsumite ng report ng mga telco sa NTC. Masaya ang komisyon sa pagsasabatas nito. Sana naman po, wala na talaga manloko at walang maloko. Pero if in case meron pa rin po at nakapag-register na po tayo ng mga SIM cards natin, at least po may pagmumulan na na ang mga ang mag-iimbestiga, may pagmumulan na po. Para sa may existing o ginagamit ng SIM, kailangan daw itong i-register sa loob ng 180 days o 6 na buwan. Sa ilalim pa ng SIM Registration Act, pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multang 300,000 piso ang mapapatunayang nameke ng impormasyon sa pagre-rehistro. Multang 500,000 pesos hanggang 4 na milyon para sa mga telecom entities kung lalabag sa breach of confidentiality. Aabot sa 100,000 piso hanggang 1 milyon ang multa para sa mga telco na hindi irerehistro ang SIM. Buhos ang reaksyon ng netizen sa pagsasabatas nito. Umani rin ang magkakaibang opinyon sa mga Batanggenyo. Pabor ang ilan. Okay lang po, para pong mas maganda pa. Kuha po, meron nga rin po minsan nare-receive na ganyan, yung mga nanalo po ng mga 800,000. Maganda po yun. Dahil sa ngayon po, marami po kasi mga scammers na, ano po eh, na naging scam. Para na rin po aware yung mga tao sa mga nag-text sa kanila kung scam ba yun o hindi. Pero may pangamba si Gilbert dahil sa data privacy. Pagkakakilan lang, mapapasama yung mga, siyempre, yung mga importanteng, ano, personal na bagay. Ang SIM card seller na si Marilu, posibleng humina ang magiging benta niya ng SIM card. Ibabalik na lang daw muna niya ang mga ito sa ahente. For the meantime, ibabalik ko muna. Dahil? Ay, baka hindi mabenta kasi alam mo naman, hindi naman marurunong lahat yung mga bumibili. Hinihintay pa ang pinal na anunsyo kung kailan ito magiging epektibo. Eh, ito, nakapaloob doon sa batas na kapag menor de edad ang gagamit ng SIM, dapat nakapangalan ito sa magulang o di kaya ay sa guardian. At kapag foreigner naman, dapat magsumite sila ng passport o di kaya ay ng proof of residency. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mangrove Eco Park sa Batangas City binuksan na sa publiko. Eco Park, target ng LGU na maging isa sa mga tourist destination ng lungsod. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. May lawak na 6,500 square meters. Hitik sa mayayabong na bakawan ang bahagi ng ilog na ito sa Barangay Malitam sa Batangas City. Tinukoy ng City Environment and Natural Resources Office na may 12 species ng ibon na dumarayo sa lugar. Perfect sa bird watching tuwing umaga at hapon. Ayon sa CityEnro, 7 klase ng puno ng mangrove ang mabibisita rito habang lumalakad ka sa bamboo bridge na ito. Pwede ring isagawang educational tour sa lugar. Madami po mga species at saka mga ibang animal po dito na malalaman ng isang tao, ng isang bata. Hindi na lang po sa books namin ito makikita dahil nagawa personal na po naming madadaanan. Sa formal na pagbubukas ng Mangrove Conservation Eco Park, mas mapapangalagaan daw nito ang lugar. Malaking tulong para mapababa ang greenhouse gas emission. Yung roots niya at the soil itself, itong lupa,
na pinupuntahan niya, nandyan lahat ng mga carbons. So yung isang buong mangrove is isang malaking carbon sink. So, higit 700,000 piso ang laang pondo ng City LGU para sa pagpapaganda ng lugar. Plano ng lokal na pamahalaan na mapabilang ang Mangrove Eco Park sa Malitam sa bucket list ng mga turista sa lungsod at lalawigan. This is the first phase and madami pa itong susunod. Meron tayong Wawa Mangrove and aayusin din natin ito. Magbibigay rin ng kabuhayan para sa mga residente ang pagbubukas ng Eco Park. Pwede may mga cultural presentation kasi may Badyaw community dito sa area. So alam mo naman mga Badyaw, nagbebenta yan ng mga perlas. Sa ngayon ay libre pa itong mapapasyalan. Bubuo ng ordinansa ang pamahalaang panglungsod para sa maintenance ng Eco Park. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tropical Cyclone Wind Signal itinaas sa ilang lugar sa Quezon Province dahil sa Bagyong Maymay. PDRRMO naghahanda na. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Mainit ang panahong nararanasan sa Batangas, pero ayon sa PAGASA, asahan na umano ang masamang panahon sa mga susunod na oras, lalo't na sa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, si Bagyong Maymay. Pumasok ito sa PAR kaninang alas 5 ng umaga at base sa monitoring ng PAGASA, huli itong namataan sa layong 285 kilometro ng silangang bahagi ng kasiguran Aurora na panatili umano ng bagyong lakas habang kumikilos sa timog silangang bahagi ng dagat na sakop ng Aurora. Online siya, 45 to 55, 45 yung wind niya. Ang bugso ay 55. Nakataas naman ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at extreme northern portion ng Quezon gaya ng General Nacar at Infanta maging ang Pulilio Group of Islands sa bayan ng Pulilio. Kansilado na ang klase sa pribado at pampublikong paaralan, ganun din sa Patnanungan. Ayon sa MDRRMO, ramdam na rin ang mahinang pag-ulan sa lugar. Cloudy po yung panahon. Mm-hmm. At saka medyo pabugso-bugso na rin po ang hangin. Sa ngayon po, preschool lang po yung kinansela ng biyahe pa mga bangka. Inumpisahan na rin umano ang preemptive evacuation. Kaya na po namin ding maulit po din katulad ng yung nangyari po sa amin na kung kailang paspasan po yung bagyo, saka po sila magsisinikat. Sa Zoom meeting kaninang tanghali, inatasan na ni Governor Helen Tan ang PDRRMO na 24 oras na mag-monitor sa track ng bagyo. Bagamat hindi umano sinlakas ng bagyong karding, maaari pa rin na magdulot ng malakas na pag-ulan at alon sa dagat ang bagyo. Inaasahan naman itong lalabas na ng PAR sa Biyernes. Kanina, base doon sa nakita ko na track niya, bago siya lumabas sa Friday, possible Saturday pa siguro yan magiging low pressure na siya. Diyan kung hindi siya magbabago kasi pwede pa naman siyang lumakas bago tuluyang lumabas. Ang isa namang namataang tropical depression sa labas ng PAR, sa layong 2,020 kilometers silangan ng Southern Luzon area, ay wala pang direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may posibilidad itong pumasok sa PAR sa Webes at tatahakin ang direksyon na pakanluran sa extreme Northern Luzon area. Paalala pa ng PAGASA, palagi magantabay sa kanilang anunsyo para malaman ang lagay ng panahon. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Siyam na put siyam na katao hinihinalang na lason sa kinaing lumpia sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Mark Lavaro. Nasa 79 na katao ang naging biktima ng pinaghihinalaang food poisoning sa Barangay San Francisco, Sablayan Occidental, Mindoro. 88 dito ay mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School. 6 ay mga guro mula rin sa nasabing paaralan. At 5 naman ay tagalabas ng paaralan. Ang tinuturong sanhi ng kanilang pagsusuka at pananakit ng tiyan, ang lumpia umanong gawa sa kalabas at galunggong na kanilang nabili sa labas ng eskwelahan. Reklamo sila na masakit daw po ang kanilang tiyan at sila po ay nagsusuka. Kaya po agad na dinala po ng ating tanggapan ng estudyante, yung mga pasyente, kundi po yung mga teachers. Sa 79 na biktima, 35 dito ang estudyanteng kasalukuyang na-confine sa isang provincial hospital.
33 rito ay inaasahang i-discharge na ngayong araw habang ang dalawa naman ay patuloy na obserbahan sa ospital. Magkakaroon kasi kami ng case investigation. So, titingnan, tatanungin isa-isa, baka na-discharge, tatanungin kung ano, ito lang ba talaga yung kinain nila? O bukod dito sa kinain nila na ito, meron pa bang iba? Para at least ma-establish natin kung talaga ba mag-point out tayo dun na ito sinasabing lumpia na kinain ng mga estudyante. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng LGU sa pamunuan ng eskwelahan upang kaagad na maresolba ang insidente. For confirmation pa lang, pero the mere fact na yung mga nagsuka, mga nahilo, eh lahat nakakain ng lumpia. Magpapatawa kami ng pagyat na joint health board at local school board meeting para mapag-usapan ng mga protocols at hindi na maulit ang pangyayari. Samantala, nagpapatuloy naman ang obserbasyon sa mga pasyenteng nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Meron naman tayong mga BHW na nakaantabay, so sila yung nag-monitor. Meron din naman tayong mga medical personnel din naman ang school. So meron din silang school nurse na tinitingnan din yung mga kondisyon ng mga estudyante. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. 22 katao nakabilang sa wanted list ng Quezon Police natimbog sa magkakahiwalay na operasyon. Tutukan yan sa report ni Dayan Loqueliano. Bunsod ng mas pinaigting at pinalawak na kampanya kontra ilegal na droga sa rehiyon, tagumpay na narecover ang nasa halos 1,000,000 pisong halaga ng droga sa magkakahiwalay na drug buy-bust operation sa Quezon. Walang kawala sa pinagsanib puwersa ng Atimonan Police at Chaong Police ang tatlong drug suspects. Nakuha sa isa sa mga suspect ang 9.83 gramo ng hinihinalang shabu na may katumbas na halagang 200,532 pesos. Habang sa magkahiwalay na operasyon naman, nasa wata ang nasa 792,884 pesos na halaga rin ng droga. Ang mga kawatan ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 at nasa pangangalaga na ng Quezon Police. Samantala, sa lalawigan pa rin ng Quezon, 9 na most wanted persons at 13 individual naman ang natimbog sa ikinasang isang araw na operasyon ng Quezon Police Provincial Office. Sa inilatag na magkahiwalay na manhunt operation, naaresto ang 2 kinikilalang most wanted persons sa kasong attempted homicide ng Candelaria, Quezon. Arestado din ang 2 most wanted person sa kasong slander at slight physical injuries. Habang ang iba pang naaresto ay may iba't ibang kaso na may kinalaman sa ilegal na pagsusugal. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang ilang araw na pagtatago sa batas, naaresto na sa Dauma, Balakat, Pampanga ng pinagsanib na puwersa ng BE Laguna Police at Mabalakat, Pampanga PNP ang suspect na bumaril at nakapatay sa kanyang live-in partner sa Barangay Trangka, BE Laguna. Kinilala ang naarestong suspect na si Rami Dago, 47 anyos. Sa bahay ng kanyang kapatid sa Pampanga, nagtago ang suspect matapos mapatay ang kanyang live-in partner noong October 5. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon umano ng pagtatalo ang 2 na nauwi sa pamamaril ng suspect sa biktima. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang naarestong suspect. Bentahan ng iba't ibang Halloween costumes nagsimula na sa ilang lugar sa Batangas. Samantala, Health Authority at grupong Ban Toxics nagbabala sa mga magulang na maging mapanuri sa pagbili ng Halloween costumes. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa Divisoria sa Maynila, ang ilan sa mga itinitindang Halloween costume sa pwesto ng 69 anyos sa Isabelita. May ilan na raw namimili sa kanyang tindahan mula nang ialok ang mga costume nito lang nakaraang araw. Basta mapadaan sila after mass ng Sunday, mga bata namimili na rito. Mabenta na ang mga maskara, headband at pati mga basket pang trick or treat sa pwesto ni Lucena. Okay naman po, nag-start na kami kahapon, nakabenta na. Kahit papano, mga bata po, estudyante, para sa ano nila, pang Halloween. Sa gitna ng pagluluwag ng restriksyon, posible na rin ang kabi-kabilang Halloween party sa mga susunod na araw. Nagpapabili na raw ng costume ang anak ni Felina para sa school activity. Mabusisi raw siya sa pagbili. Halimbawa po, bumili po akong maskara. Tinitingnan ko po yung mga packaging po niya. Para? Kung
kung safe po siya o ligtas po siya. Ang grupong band Toxics nagbabala sa publiko na maging mapanuri sa mga bibilhing costume. Dapat daw alamin ang klase ng chemical na ginamit sa pagdidesenyo ng costume katulad ng maskara. Napakalapit niya dun sa posibleng rapid exposure. Ano ba yan? Yung ingestion, inhalation, lalong lalat yung mga maskara ay ginagamit yan sa mukha. Sa mga sinuring produkto ng grupo, pangunahin ng lead sa kemikal na matatagpuan sa mga costume. Kung mataas masyado ang concentration ng lead doon sa ginamit sa produktong ito, mas mataas ang tsansa na ma-expose siya. Ang ganitong chemical ay sinagurian itong neurotoxin. Pangunahing ina-atake nito ay ang utak. Sabi ng eksperto sa kalusugan, lubhang mapanganib kung mag-overexpose sa lead ang isang bata. May short at long-term effect daw ito sa kalusugan. Bumababa po ang IQ ng bata, nakikaroon po siya ng attention-related problems. Yung bumababa ang attention span, mas mababa pa. Nagkakaroon ng behavioral changes, anemia, hypertension, kidney problems, saka abdominal distress. Paalala ng mga otoridad, tingnan din kung sertipikado at FDA approved ang mga produktong bibilhin. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Higit 1,000 scholars sa Batangas nakatanggap ng financial assistance mula sa provincial government. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Maaga pa lamang daw nang umalis sa bayan ng San Juan si Trisha at Aling Marites. Sinamahan kasi ni Aling Marites ang kanyang panganay na anak na si Trisha sa Kapitolyo upang makuha ang kanyang scholarship assistance. Kabilang si Trisha sa daan-daang scholars ng pamahalaang panlalawigan. Malaking tulong umano ito para sa kanilang pamilya. Malaki pong tulong to sa amin dahil po nakakapag ano po siya ng kanyang sa school, pambili ng patulad po ng uniform. So lahat po ng paraan gagawin po na makatapos lamang po. Malayo rin ang pinanggalingan ni Ray. Halos 2 oras din ang kanyang biyahe mula Balayan hanggang Batangas, makuha lamang ang kanyang educational assistance. Sulit naman daw ang biyahe dahil nakatutulong siya sa kanyang pamilya. Po, nakapag-provide po ako sa sarili ko, tsaka po nakapagbigay din po ako sa mga magulang ko para po dun sa kanilang pambayad po sa bills. Bati po sa mga kapatid ko na i-share ko po yung scholar pong naibibigay sa akin. Lubos din ang pasasalamat ng nursing student na si Catherine. Ayon sa kanya, lalo niyang pagbubutihin ang kanyang pag-aaral para mapanatili ang scholarship. Kailangan po talaga ay ma-maintain yung grades. Ang aking course, masyado pong magastos yun. Para din po makatulong sa gastusin ng parents ko, kailangan pong ng scholar ganun. Sa kasalukuyan, may mahigit 100,000 scholars ang nabigyan ng scholarship assistance ng pamahalaang panlalawigan ang lubos na nakikinabang sa programa. Samantala, pinarangalan bilang Asia's most outstanding leader in public service and good governance si Batangas Governor Hermilando Dodo Mandanas sa ginanap na 2022 Asia's Pinnacle Awards noong 9 ng Oktubre na ginanap sa Maynila. We should establish a government that would embody the aspirations and ideals of the Filipino. Kaya't pati ang ating mga kabataan, kasama dito sa pagkilala sa atin. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa naging harapan kanina sa NCAA Season 98 Men's Basketball, LPU Pirates patuloy pa rin ang pamamayagpag matapos makuha ang pagkapanalo laban sa Arellano Chiefs na may final score na 80-82. Naging magandang palitan ng puntos ng 2 koponan at sa unang half ng laro nakuha na ng LPU Pirates ang lamang na puntos. Nagkaroon naman ng pagkakataon na makahabol ang Arellano Chiefs pagpasok ng huling quarter, ngunit hindi naman ito tuluyang hinayaan ng LPU Pirates at kinuha pa rin ang pagkapanalo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kita sa videong ito ang pag-iyak ng 30 anyos na lalaking kinilalang si Crisanto Katandihan, residente ng Pagsanhan, Laguna.
Nangyari ito matapos umano siyang sapilitang isakay sa isang sasakyan ng mga nakasibilyang pulis ng Magdalena Police Station. Ayon naman sa Magdalena Police, nagsagawa sila ng operasyon laban sa isang wanted suspect, dala ang warrant at nang tanungin ang pangalan ng lalaki, kinumpirma nitong siya nga ang hinahanap ng mga pulis. Nang nadala na ito sa istasyon at maberipika ang tunay na pagkakakilanlan, mistaken identity pala ang nangyari. Kagad naman daw pinauwi ang lalaki matapos ang insidente. Tumanggi nang magbigay ng anumang pahayag si Katandihan. Na-verify, may kaunting pagkakaiba doon sa apelido at may discrepancy. So, ibig sabihin, na-verify namin na iba, hindi siya talaga ito kapangalan lang. Ika nga. So, nung mangyari yun, ginawa pa rin namin ang proper procedure, tinawagan namin ang pamilya para puntahan at ganyan, at ipamedical namin hanggang sa ibalik sa ano sa ipareceive at ipa-record sa ipatala sa barangay nila. Supply ng kuryente sa 129 na barangay sa Polillo Group of Islands na sinalanta ng bagyo na ibalik na. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa General Manager ng Quezon 2 Electric Cooperative Incorporated o QESELCO 2, kinumpirma niyang naibalik na ang supply ng kuryente sa halos lahat ng lugar sa Polillo Group of Islands sa Quezon 2 matapos na mawala dahil sa pananalasa ng bagyong karding sa islang mga bayan ng Polillo. Nakapag-energize na tayo ng about 96% out of 129 barangays. Sa mga 134 barangays ni ilaw na. Ayon sa QESELCO 2, 3 barangay na lang ngayon ang wala pa rin supply ng kuryente at mula ito sa bayan ng Panukulan. Bagamat hindi umano ito mga islang barangay, aminado ang QESELCO na nahihirapan sila sa ginagawang konstruksyon. Challenge natin yung ating logistika na dahil yung kasing lugar na ito ay isolated and yung mga equipment natin para madala dyan ay hindi natin magawa ang pagdadala ng mga boom trucks and vehicles, hindi pa pwede. Kasi wala namang biyahe na roro dyan sa Panukulan, Quezon. Ibinahagi rin ng QESELCO ang hamong hinarap, hindi lamang sa Panukulan, ganun din sa iba't ibang islang bayan na sakop ng Polillo Group of Islands. So ang naging challenge natin dyan yung pagbubuhat ng mga poste, yung pagdibiliber ng mga materials sa mga lugar na kung saan yung damages. So, ang nangyari dyan, tumulong sa atin ang local government units na Panukulan. Meron sila din na mga dump trucks para ma-deliver yung mga materials sa iba't ibang bahagi. Hindi naman lingid sa kaalaman ng QESELCO 2 na may malalakas pang bagyo na papasok sa PAR ayon na rin sa PAGASA. Kaya, sinisiguro na matibay ang mga poste ng kuryente. Mahagi naman kasi ng programa natin sa electric cooperative as mandated by the National Electrification Administration. Yung build back better, pag matumbay yung poste mo, kung ibabalik niya, itatayo mo, kailangan mas matumbay na. Sa tansya ng QESELCO, hindi na aabuti ng 1 ang konstruksyon bago maibalik ang kuryente sa buong Polillo Group of Islands sa Quezon. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Suspect sa panggagahasa at panluloob sa isang bahay sa Vinzons, Camarines Norte, natimbog. Tutukan yan sa report ni Dayan Lucaliano. Nanakawan na, ginahasa pa. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 20 anyos na dalaga mula sa bahay ng Vinzons, Camarines Norte. Alas 3:30 ng madaling araw noong October 5. Ayon sa sumbong ng biktima sa pulisya, natutulog siya sa kanyang silid nang may biglang pumasok na lalaki at agad siyang tinutukan ng baril. Dito na nangyari ang panghahalay. Matapos ang krimen, agad na nakapagsumbong ang dalaga sa kanyang ina na agad naman nilang naidulog sa otoridad. Ikinasa ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect. Sa investigasyon ng Vinzons Police, lumalabas na bago pa ang panggagahasa, natangay na ng 49 anyos na suspect ang 12,000 pesos cash, 1 kwintas na nasa 12 milang halaga at cellphone ng biktima. Ang suspect ay nahaharap sa kasong robbery with rape. Samantala,
Sa Talisay, Camarines Norte, huli sa aktong paglalaro ng ilegal na bingo ang anim na kababaihan, residente ng Barangay Carmen sa nasabing lugar. Nakumpiska sa kanila ang 75 piraso ng improvised bingo balls, 4 na pirasong improvised bingo cards, sari-saring mga bariya at banknote ng iba't ibang denominasyon. Sa kasalukuyan, ang mga akusado ay pansamantalang nasa pag-iingat ng Talisay Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Yung PNP po, nagkakaroon po ng pinaigting na panghuli po o pagpigil sa mga illegal na pagsusugal po sa ating bayan. At ito po ay direktiba na noon pa po pinatutupad. Tigilan na natin ang illegal na pagsusugal po sa ating bayan. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Sa patindi ng patinding eksena sa Maria Clara at Ibarra, sinabi ni Dennis Trillo na hindi niya mapigilang humanga sa mga co-stars na sina Kapuso actress Julian San Jose at Barbie Fortesa sa angking galing sa pagganap ng mga karakter ni Maria Clara at Clay. Si Barbie Bagetsman daw, veterana naman kung umarte, habang si Julie bukod sa galing sa pagkanta, aba ay may ibubuga rin sa drama. Samantala, mamaya sa Maria Clara at Ibarra, panoorin sina Padre Sibila at Padre Damaso dahil sisiklab ang galit sa pag-alita ng dalawa. Mapapayakap naman si Clay kay Ibarra dala ng sobrang saya dahil nahanap nito ang nawawalang hikaw ng dalaga. At mamaya rin ay matutunghaya ni Clay at mararanasan mismo kung paano tratuhin ang mga kababaihan at hindi nakaaangat sa panahon ng Kastila. Si Maria Clara mag-aalay naman ng dasal at kandila para sa kaligtasan ng iniirog na si Ibarra. Yan at marami pang iba sa Maria Clara at Ibarra sa GMA Telebabad at GTV. Nakakatakam na tulis silog ng Tanawan City, Batangas. Ating tikman sa report ni Paul Hernandez. Mapaagahan, tanghalian o hapunan ang ulam na sinaing natulingan, may ibang version sa Tanawan City sa Batangas. Served with sinangag at itlog. Presenting tulis silog. Paboritong orderin ng dentistang si Irene sa isang kainang ito ang tulingan with a twist. Siyempre pag kinain mo siya, 3 days na nakangiti ka pa. Yun yung nakapaloob sa sarap ng tulingan. Sa pagluluto nito, hiwain ang nalinis ng tulingan at saka pisain. Lagyan ng asin, pagkatapos ay ibalot sa dahon ng saging. Isalansan sa loob ng palayok, isinod ang bawang at paminta. Nagpapadagdag ng lasa ang tuyong kamyas. Huling ilagay ang taba ng baboy. Isa lang sa apoy. Sikreto raw ng masarap na sinaing na tulingan ang 7 hanggang 10 oras na pagluluto nito. Hanguin at saka iprito. Swak na kakombo nito ang sinangag at itlog, pati na ang kasama nitong taba ng baboy. Ganun katagal dahil para yung flavor niya lumabas at saka yung niluluto siya, mas masarap siya lutuin sa kahoy. Clay pot, ang tinatawag nating palayok. Ipinamana raw sa mag-asawang Catherine at Paco ang pagluluto nito ng kanilang kasambahay. Noong una, I found it weird na bakit ang isda may taba? Bakit ganun? Noong natikman ko, that's something special pala, na 2-in-1, may taba ka na, may isda ka pa. So yun, it adds flavor din. Gusto po namin pamana sa mga susunod naming henerasyon kasi kumbaga special rin po sa amin yung recipe. Kung anong pa maiisip nila na pwedeng gawin dun sa tulingan po. Sabi ng isang historian, all-time favorite Batanggenyo dish ang sinaing na tulingan. Madalas na inihahain daw ito sa mga bisita na galing sa ibang lugar. We follow a long procedure and when it comes to cooking, it's always like we leave it in the firewood, no? And for which it stays there for the whole day until such time that we can easily declare hanggang buto kainin mo. Binabalik-balikan daw ng mga customer ni Catherine ng tuli silog. May karibal na nga raw ang kanilang bang silog. Pagka sinaing mo and then ipiprito with sinangag and itlog, patok. Oo, tataba ng baboy. Parang pinais talaga ng gusto. Perfect daw ka-partner ng tuli silog ang mainit na kapeng barako. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga Kapuso, partner, patuloy nga nagbabantay ang bagyong Maymay sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Group of Islands at sa southern portion ng Aurora. Ito yung mga lugar na dinaanan din ng bagyong Karding, kaya naman patuloy ang paalala ng otoridad
na maganda, mag-ingat, maging alerto. Ayon sa PAGASA, hindi ito kasing lakas ng bagyong karding, pero asahan naman daw ang malalakas na pag-ulan na maaaring maidulot nitong bagyong Maymay. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita ha, sa 24 oras at syempre sa Balitang Southern Tagalog para sa latest update tungkol sa bagyo. At makipag-ugnayan na rin po sa inyong LGU kung sakaling kailangan nyo po mag-evacuate. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.